Hello, this is Mrs. Ali again, ng Mrs. Ali Channel. So, ito po ang tunay kong mukha. Wala akong makeup. Good morning sa inyong lahat. Walang makeup, walang filter. Ayan. So, bakit ang iba ay nag-filter kapag ka nag-video? Kasi, katulad din yan ng pag-makeup. Ang tao, katulad ng mga artista, artista na yon, magaganda. Bago sila humarap ng camera, nagme-makeup sila. Because we want our video to be presentable. Eh dahil naman katulad ko, hindi ako marunong mag-makeup ng katulad ng ginagawa nila or hindi rin ako marunong na stage makeup. So, I am using filter in my vlogs. Yun ang dahilan. Ngayon, dahil hindi tayo pwede mag-filter sa live streaming, nakikita niyo naman, hindi ako humaharap na katulad ng iba na naglilinis pagkatapos bago humarap sa camera, saka sila nagbibihis, saka sila naglalagay ng borloloy, alahas, makeup, lipstick. Ako kung anong suot ko, yun ang suot ko. Kahit paulit-ulit, hindi ako nagme-makeup, hindi ako naglilipstick. Kasi kanya-kanya tayo ng diskarte. I love steaming yan. So hindi ako nagbibihis para humarap sa camera. Hindi rin ako nagme-makeup para humarap sa camera. Kung ano yung suot ko, lumabas ako, humarap ako sa camera, yun. Yung iba naman, nagme-makeup ng todo-todo kasi nga walang filter. So, kanya-kanya tayo. Now, kaya ako nag-filter sa vlogging na kinadidiin ng ibang vloggers dahil ako daw, sa live streaming ko, ibang mukha. Na hindi ko alam kung bakit napakalaking issue. Okay? Ay sapagkat, I want my vlog to be presentable. At nakita niyo naman siguro, hindi lang ako, pati yung vlog ko mismo, my content, ay talagang content. Content creator kasi ako. Hindi pwedeng basta vlogging lang. Siguro paminsan-minsan may naliligaw, pero of course, ang content ko is focused dun sa talagang intention ng channel ko. And I want my vlog to be really good kahit na nga very amateurish ang dating dahil hindi naman ako ganun kagaling. So, bakit hindi ako mag-vlog when hindi ako mag-filter when my vlog is to be shown all over the world kasi global ang YouTube. So, we do our best na mapaganda yung ating content kasama na yung tao. Diba? Yung artist na nga nagme-makeup pero bago humarap yan, hindi nga ako nagme-makeup ng makapal. Kasi dito, una, especially pag summer, talagang sunog kaming lahat. Sunog kaming lahat. Of course, in winter, ayan, you could see the difference, ang kulay ko. Ayan yung pinagre-reluhan ko, na kulay ko. Ito, yung kulay ko. Ngayon, brown. Walang filter ang camera ko. Walang filter. Bakit? This is the magic of also lighting. Ayan. Kapag maganda ang ilaw natin, that's why I'm trying to use a ring light. Isa yon sa nagpapaganda ng video. Ayun. So, kanya-kanya ang tao. Huwag niyong gawing issue. Una, dito, ayan, bagong gising ako. Ayan ang buhok kong talaga. Ayan. Of course, nanuklay lang ako, pero wala. Hindi pa ayos yan. Ang tao kasi, kanya-kanya yan ng diskarte. Huwag niyong ginagawang issue dito. Ang tao ay puro puti. So, they love our color and they are paying a lot sa tanning studio. That's why I'm so proud kapag ako'y nagiging brown na. Bakit tayo gustong-gusto natin ng maputi? Kasi nga lahat tayo brown. So, pagka maputi ka, something different. Colonial mentality. Na nung araw, na we were under the Spaniards and we were under the Americans at mga puti, hangang-hanga tayo sa kanilang kutis. So, akala natin, pag maganda, maputi. E tingnan nyo naman ang mga ilong nila at ilong natin. Kahit anong puti mo, hindi natin makukuha yung gusto natin na katulad nila. And they like our color. Nagtataka nga sila kung bakit sasabihin ko, ay, sunog na naman ako. Sasabihin nila, ang ganda nga ng kulay mo eh. You're not pale. They call me shady.
Okay? So, yan ang dahilan kung bakit may mga taong nag-filter. And it's part of you making your vlog and your content really presentable. Ayan. At bakit may mga taong nagme-makeup kahit na yung mga humaharap sa studio? Kasi nga, gusto rin nilang maging presentable. Eh, hindi naman pwedeng filter sa kung naka-live. So, ang ginagawa nila, may mga makeup artist nila. Kung nakikita nyo, ang ginagamit nilang foundation is stitch foundation. Talagang maputing-maputi yan pag nakita nyo sa personal because I've been watching tapings ng mga TV and also sa GMA nung araw. So, iba talagang ginagamit nilang makeup and foundation. So, anyway, this is again Mrs. Sally without filter, without makeup, bago gising po. At tingnan nyo naman kung hindi in my dressing gown. Kaya, makikita nyo ang difference na talagang dapat ang tao maging presentable. Hindi ba, if this vlog will go worldwide, parang nakakahiya. Bakit siya nag-vlog ng naka-dressing gown? Tapos, hindi man lang nag-ayos. Diba? You got my point? Cheers.